Hello, my dear learners and parents. Kumusta kayong lahat? At kumusta rin ang inyong pag-aaral? Nawa ay maayos at natututo pa rin kayo sa kabila ng kakaibang setup ng pag-aaral o pagkatuto ngayong school year. Sa mga ngayon pa lang makakapanood ng aking video lesson, I am Ma'am Mean. I am a grade 6 mathematics teacher in Lucena City. I am not a pro in making videos, kaya huwag kayo masyadong mag-expect ng super gandang video. Gumagawa lang ako ng video lesson para makatulong sa aking mga estudyante at ganun na din para makatulong sa ibang mag-aaral na nasa ibang paaralan. So in this video, which is for week 6 of the second quarter, we are going to talk about interpreting the GEMDAS rule in performing two or more operations. So I hope hawak ninyo ang inyong mga module habang pinapanood nyo ang ating video, ano, para makasunod kayo ng mas maayos. So let's start. Our objective for this week is, after going through this lesson, you are expected to be able to interpret GEMDAS rule and perform two or more operations. So, ang sabi sa ating module, ang pamagat ng lesson ay interpreting the GEMDAS rule. Ano ba ang ibig sabihin ng interpreting GEMDAS rule? So, pag sinabi natin interpreting, nabibigyan ng kahulugan o paunawa ang kahulugan ng paggamit ng GEMDAS rule. So, ano ba yung tinatawag natin or what does GEMDAS stand for? So, bawat isang letter dito sa GEMDAS ay mayroong kahulugan. Kung mapapansin yung children, sa salitang GEMDAS, meron tayong 6 na letter. GEMDAS. At bawat isa sa kanila, ang tawag natin dito sa GEMDAS ay acronym, bawat isa ditong letter ay may kahulugan. So, for letter G, G is for grouping symbols like parentheses, brackets, and braces. Dapat wala itong aking kuwit dyan. So, kapag sinabi natin grouping symbols, sa mathematics children, meron tayong tatlong grouping symbols. Una ay parenthesis. Ito yon. Parenthesis ang tawag dito. Kasunod naman ay brackets. Ito ang tinatawag nating brackets. At ang kasunod ay braces. Hindi braces ang ngipin ha. Braces katulad nito. So, may mga expressions na makikita ka na may two or more than one grouping symbols. Ang arrangement niyan usually, nasa loob ang parenthesis, nasa labas niya ang brackets, at nasa pinaka-outermost or pinakalabas ang braces. Yan ay kung lahat ng grouping symbols natin ay ginamit in one expression. Pero it doesn't necessarily mean na lahat ng grouping symbols na ito ay kailangang gamitin in one expression. Kung minsan, isa lang, parenthesis lang. Kung minsan naman, dalawa sila, parenthesis at brace. Ano, bihira lang yung, or hindi usually na kumpleto silang tatlo. Minsan isa, minsan dalawa. So that is letter G, which stand for grouping symbols. Next is letter E. E stands for exponent. So, sa huling video lesson natin, itinuro ko sa inyo ano ba ang ibig sabihin ng exponent. Diba kapag sinabi natin exponent, lagi niyang kasama ang kanyang base. So, like for example, ang base natin ay 10. Yung maliit na number na nakasulat sa bandang itaas niya, ang tawag dyan ay exponent. So, yan ang kahulugan ng E, exponent. Next letter is M, which stands for multiplication. So, alam naman ninyo ang ibig sabihin ng multiplication or sanay kayo dyan sa salitang times. Masanay kayo sa times kaysa sa multiplication. And for D, we have division. So, multiplication for M, D for division. So, alam na ninyo kapag division, hahatiin. Ano? Next is letter A and letter S. A stand for addition and S for subtraction. So, bakit ba mayroong pagkakasunod-sunod ang paggamit ng GEMDAS?
Iyan kasi children ay ginagamit, ang GEMDAS ay ginagamit natin para magkaroon ng uniformity sa magiging sagot natin. Ano? So later on, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit at bakit ginagamit ang GEMDAS. So kung meron tayong GEMDAS, meron tayong tinatawag na PEMDAS. So nagkaiba lamang ay yung letter P kanina ay letter G. So ngayon PEMDAS naman. So, ang PEMDAS, ano naman ang kahulugan niya? So, yung P stand for parenthesis. So, wala na dito, hindi na nakasama dito yung ibang grouping symbols katulad ng bracket, hindi na rin kasama yung brace. So, sa PEMDAS, ang pinag-uusapan lang na grouping symbol ay parenthesis. Ito lang yan, children, ha? Parenthesis. So, alam na ninyo, kagaya kanina, ang letter E stand for exponent, M for multiplication, D for addition, and S for addition, and S for subtraction. Na, mali ako dun. S for subtraction. Okay. Sa aking mga estudyante, noong face-to-face pa, kasi madalas nalilito ang bata kung paano ang tamang paggamit ng GEMDAS o ng PEMDAS. So, mag-concentrate tayo dito sa PEMDAS kasi yung GEMDAS children at PEMDAS, halos pareho lang naman sila. Pareho nga lang sila actually. Yung GEMDAS lang, ginagamit lang siya kapag mayroong two or more operation. Ano? Kasi sa parenthesis, P lang, parenthesis lang. Pero sa GEMDAS, applicable dyan yung iba pang, o ginagamit dyan yung iba pang grouping symbols, kagaya ng brackets at saka braces. So, dun, tiningnan ko naman yung inyong module, wala namang ibang grouping symbols na ginamit, kundi parenthesis. So, paano ba natin i-apply ang PEMDA sa pagsasagot ng isang expression with two or more operations? So, tingnan mong mabuti itong acronym na PEMDAS. Okay, sana nakikinig at nagko-concentrate ka. Ano? Ang unang letter na nakasulat sa acronym na PEMDAS ay letter P. So, siya yung nasa kaunahang step. Next letter ay letter E. So, siya yung pangalawang step. Anong ibig sabihin? Inihalimbawa ko siya sa hagdan, children. Ibig sabihin, sa unang hakbang mo ay letter P dapat muna. Sa pangalawang hakbang ay E muna ang kasunod na gagawin mo. Pagkatapos ng P, saka pa lang ang E. Sa pangatlong hakbang mo or sa third step, dito mo hahanapin ang M or D. Bakit ko nilagyan ng M or D? Bakit may or? Kasi ang multiplication at division ay same level lamang. Kung mapapansin mo sa dinrowing kong hagdan, nasa iisang step lang sila. Ibig sabihin, sa isang expression o sa isang number sentence, kung alin ang unang nakasulat sa expression na yun, sa number sentence na yun, sa multiplication at division, yun ang iyong uunahin. Kasi silang dalawa ay magka-level lamang. Ano, pantay lang sila. So, kung naunang nakasulat sa number sentence ang division, magdi-divide ka muna bago ka mag-times. Pero kung nauna ang times, bago ang operation ng division, magmumultiply ka muna. So, sa last step, naroon naman ang A or S. Kagaya ng M at D, ang A at S ay same level lang din. Magkapantay lang din sila. So, ibig sabihin, alinman sa kanilang dalawa ay pwedeng mauna. Depende sa kung paano sila naka-arrange o nakasulat sa isang number sentence or expression. So, dapat lang ninyong tandaan kapag magsosolve ka ng isang expression with more than two or more operation, ang una mong hahanapin ay yung nasa loob at ang una mong isosolve, I mean, ay yung nasa loob ng P, parenthesis. Pag nasolve mo na yung nasa loob ng parenthesis, tingnan mo ang expression kung meron bang E or exponent. Kapag na-solve mo na or na-evaluate mo na ang exponent, hanapin mo ang operation ng M multiplication at D for division. Kahulihan laging sinosolve ang A at S o ang addition at subtraction. So, yan ang rule ng PEMDAS. Ngayon, ang tanong, ma'am, bakit po ba may PEMDAS pa? Hindi ba pwede na isolve na lang siya
according sa pagkakasulat niya sa isang number sentence o sa isang expression. Ang purpose kung bakit tayo gumagamit ng PEMDAS para magkaroon ng uniformity sa magiging sagot sa isang number sentence o sa isang expression. Like for example, ang nagsagot ay narito sa Philippines or sa Pilipinas. Kung hindi tayo gagamit ng PEMDAS, magiging iba ang sagot natin sa sagot ng ibang tao na nasa iba't ibang lugar, ano, o nasa ibang bansa. So dahil sumusunod ang lahat ng tao sa rule of PEMDAS, iisa ang magiging sagot, magkakaroon ng uniformity. Okay, so let's take a look at this example. Meron dito ang example na 8 plus 2 times 10. Itong solution na ito, children, ay wrong. Bakit siya wrong? Sabi dito, this answer is wrong. Tingnan nyo, children, ang unang nakasulat dito ay, babaguhin ko lang yung kulay, ang unang nakasulat dito ay plus. Ano? So, plus yan. Yung times ay nasa huling bahagi ng number sentence o ng expression. So, siguro ang nagsagot nito ay hindi aware sa rule of PEMDAS. So, ang una niyang ginawa, ang una niyang isinolve ay yung unang nakasulat na 8 plus 2. At dahil nga naman, 8 plus 2 is equals to 10, kaya ang sinulat niya ditong sagot ay 10. Saka lang niya i-multiply sa 10, which is wrong. Kasi sa rule of PEMDAS, ang dapat mong unahin, isulat natin, PEMDAS. Sa rule of PEMDAS, ang dapat mong unahin ay M muna bago plus. Tingnan natin itong problem na ito o itong expression na ito. Sulat natin ng bago, 8 plus 2 times 10. Kung titingnan natin mabuti itong ating expression or number sentence, walang parenthesis. So, ibig sabihin, wala kang isosolve kasi wala kang namang nakitang parenthesis. Wala ding E, wala din namang exponent. Ang kasunod na hahanapin mo, yung kasunod na letter, which is letter M. Nasaan ba ang letter M or ang multiplication? Nandito ang times. Ibig sabihin, ito munang 2 times 10 ang isosolve mo. So, magiging, kung isosolve ko yan, magiging 8 plus. Ibababa ko muna itong 8 plus kasi hindi ko pa naman siya pwedeng gamitin. So, 8 plus 2 times 10 is equals to 20. Saka ko pa lang gagamitin yung operation na addition kasi walang division at wala ding subtraction. Ang kasunod naman pati talaga ay addition. So, saka pa lang ako mag-a-add. So, 8 plus 20 equals 28. So, ang tama sagot dyan ay 28 and not 100. So, ito ang purpose at rule ng PEMDAS. Ano? Susunod-sunod din mo lang yung acronym na PEMDAS. Okay. So, what are the steps on using PEMDAS? So, paano ba ginagamit ang PEMDAS? Number one, observe PEMDAS. Basahin natin. Observe PEMDAS in this expression, neither parenthesis nor exponent. What comes next is multiplication. Ang ibig sabihin lang nito ay di kapag walang parenthesis, wala ding exponent, ang kasunod na ay multiplication. Number two, next is addition. Ang hindi nakalagay sa number one, yung division, dapat ay what comes next is multiplication and division. At ang number two, next is addition or subtraction, whichever comes first from left to right. Ano ibig sabihin ng children? Kunwari, ang nakasulat, ang unang nakasulat ay, di ba, sa salitang PEMDAS o sa acronym na PEMDAS, nauna ang A. Nasaan yung aking ballpen? Sa acronym na PEMDAS, nauna ang A bago S. Pero kunwari, ang problem mo ay, halimbawa ay 10 minus 2 plus 5. Sa PEMDAS, sa acronym na PEMDAS, nauna nga ang A, pero sa ating sasagutang expression, nauna yung minus. So, uunahin mo pa rin siya kasi ang sabi dito, whichever comes first, kahit alin sa kanila ang mauna, kahit alin sa kanilang dalawa ang mauna. Kasi ang addition at subtraction naman ay magka-level, katulad ng division at multiplication, kahit alin din sa kanilang dalawa ang mauna. So, para mas maintindihan ninyo, i-apply natin ang PEMDAS sa ating mga examples. Isulat natin dito yung PEMDAS para may guide kayo.
Kasi kung minsan, sa kagustuhan ng teacher na maipaliwanag ng maigi, nagpapaikot-ikot ang paliwanag, nalilito tuloy kayo. Ano? So, gawin natin na example number 1. Ang ating expression ay 10 minus 8 divided by 4 plus open parenthesis 7 minus 2 close parenthesis. Okay. Isa-isahin natin yung acronym na PEMDAS. P, may nakita ka bang parenthesis? Meron po. Ito, 7 minus 2. Ibig sabihin, bago mo pa isolve itong 10 minus 8 divided by 4 plus, uunahin mo munang gawin yung nasa loob ng parenthesis. Kasi ang una nga sa ating steps o sa hagdan ay P. So, anong gagawin ko kung isosolve ko yan? Itong mga number na hindi ko pa naman gagamitin, kukopyahin ko lang yan o ibababa ko lang. So, 10 minus 8 divided by 4 plus, yun munang nasa loob ng parenthesis kasi nga P. So, 7 minus 2 is equals to 5. Yun po ba, ma'am, na parenthesis? Isusulat pa po natin. Hindi na. Bakit hindi na? Kasi nasolve mo na. Nagawa mo na yung nasa loob ng parenthesis. Okay. So, tapos na tayo dito. Ano? Sa 7 minus 2. Anong kasunod niyan? E. May nakita ka ba dito na may exponent? Wala po. So, dahil wala ka naman nakitang may exponent, punta na tayo sa M at D. Multiplication at division. So, ang natitira na lang natin dito, ang operation ay subtract, divide, at add. Nasaan yung divide? Nasa gitna. So, ibig sabihin, bago ako mag-minus, bago ako mag-plus, divide muna kasi nauna ang M at D. So, yung 10 minus, ibababa ko lang yun. Tapos, saka ko isosolve yung divide. So, 8 divided by 4 ay 2. Saka ko ibababa ang plus 5. Okay, ito yung sinasabi ko kanina, children. Sa acronym na PEMDAS, nauna ang A. Pero dahil magka-level lang ang A at S, kung ano ang unang nakasulat sa ating sinasagutan, yun ang una mong isosolve. So, dahil nauna ang subtraction, magsusubtract muna tayo bago tayo mag-plus. So, 10 minus 2 is 8 plus 5. So, saka pa lang, kahulihan ang addition. So, 8 plus 5 is equals to 10. Ito ang ating sagot sa example number 1. Okay, next. Example number 2. So, ang example number 2 natin ay 3 to the power of 2 plus 2, open parenthesis 8 minus 2 minus 3. So, isulat natin yung PEMDAS. Ganito lagi ang gawin ninyo para kayo ay hindi malito. So, tingnan natin yung ating acronym. P ang nauna. Meron ba ditong may parenthesis? Meron po. Yung 8 minus 2. So, yun muna ang isosolve ko. Anong gagawin ko sa 3 to the power of 2 plus 2? Ibababa ko lang. So, 3 to the power of 2 plus 2. 8 minus 2 is equal to 6. Ngayon, yung 6, hindi ko siya pwedeng basta ilagay lang kasi kung makikita mo, walang nakalagay ditong operation. Ilalagay ko pa rin siya sa parenthesis. Bakit po? Yung kasing parenthesis na ito, itong parenthesis na ito, ang ibig sabihin, yung makukuha nating sagot dito sa 8 minus 2 ay itatimes natin sa 2. Yun ang ibig sabihin ng parenthesis. Ano? So, minus 3. So, mayroon pa rin parenthesis. So, gagawin natin, copy uli. 3 to the power of 2 plus 2 times 6 is equals to 12 minus 3. Dahil na times na natin or na-multiply na natin, wala na tayo ngayong parenthesis. Okay. So, we are done with P. Punta tayo sa letter E. May nakikita ka bang may exponent? Yes, very good. Meron po. Alin? Yung 3 to the power of 2. Ito yun. So, anong ibig sabihin ng 3 to the power of 2? Doon sa huli nating video or sa week 5, ang ibig sabihin ng 3 to the power of 2 ay dalawang beses mo, imumultiply ang 3 sa kanyang sarili. So, magiging 3 times 3. 3 times 3 is equals to 9. So, ito ang value ng 3 to the power of 2. Kaya, isusulat ko dito 9. So, plus 12 minus 3. Tingnan natin, wala tayong nakita ditong, meron tayong multiplication pero tapos na tayo. Ano? So, ang natitira na lang ay addition at subtraction. So, kung mapapansin mo dito sa ating solution,
ang naunang operation ay addition. So, since last na sila at silang dalawa ay magka-level, kung ano yung unang nakasulat na operation, yun ang ating unang isosolve. So, plus muna or addition muna. So, 9 plus 12 is equals to 21 plus or minus, wait lang, pahingin ko, minus 3. So, 21 minus 3 is equals to 18. So, ang sagot natin sa example number 2 ay 18. Kung titingnan mo yung sinagutan natin, sa unang tingin mo ay parang mahirap. Ano? Pero actually, madali lang naman siyang gawin. Kailangan lang ay guided ka at nauunawaan mo kung paano gagamitin ang GEMDAS or ang PEMDAS. Next is, I have listed here other examples na nakita ko na meron kasi mga sasagutan sa inyong learning task na hindi naman masyadong nakita sa mga examples na nasa inyong module. So, naglagay ako ng similar expressions katulad ng mga sasagutan ninyo. So, gawin natin itong examples ko dito. So, number 1, sulat muna natin yung PEMDAS para may guide tayo. So, PEMDAS. Okay, number 1 tayo, 12 minus 3 plus 18 divided by 6. Times 3. Sa number 1 ba, merong P? Wala po. Sunod na, E. May nakita ka bang may exponent? Wala po. Ang kasunod ay MD. Magka-level sila. So, silang dalawang hahanapin mo. Nasaan ang times at saka ang divide? Narito ang divide at ito naman din ang times. Pero, sa ating expression o sa ating sinasagutan, unang nakasulat ang divide. Kaya magdi-divide muna tayo bago mag-times kasi nga magka-level lang silang dalawa kanina sa hagdan. So, anong gagawin ko? Itong 12 minus 3 plus ay kukopyahin ko lang muna. Tapos, isosolve ko yung 18 divided by 6. So, 18 divided by 6 is equal to 3 times 3. Okay. Next, tapos na tayo sa nauna, yung division. Pero meron pang multiplication, kaya mag-multiply muna ako bago ako mag-add at mag-subtract. So, ganun din, ibababa ko muna yung mga numbers at operations na hindi ko pa pwedeng gamitin. So, 3 times 3 is equals to 9. Kung mapapansin mo, children, laging nasa kaduluhan ang natitira ay either subtraction or addition. So, kagaya ng sabi ko kanina, kapag ang natitira ay addition or subtraction, kung alin ang maunang nakasulat sa kanilang dalawa, yun ang una mong isosolve. So, dahil nauna ang subtraction, magsusubtract muna tayo bago mag-add. Ipapaliwanag ko lang ha, i-remind ko lang, hindi pwedeng mauna ang addition or subtraction sa multiplication at division. Ang sinasabi ko, kung alin ang unang nakasulat ay kapag addition at subtraction ang natitira. Ganon din sa multiplication at division. Sa kanilang dalawa lang yung pinag-uusapan na yun. Ano? So, let's subtract. 12 minus 3 is equals to 9. Plus, ibaba mo itong natitira, plus 9. 9 plus 9 is equals to 18. So, ang sagot natin ay 18. Kita niyo, children, napaka-komplikadong tingnan itong ating expression. Pero pag sinolve mo, ang dali-dali lang naman. Ano? Okay, so let's have example number 2. So, we have 36 divided by 2 plus 4. And then, sa loob ng parenthesis, mayroong 4 minus 2. So, tingnan natin itong PEMDAS na acronym natin. Ganito ang gagawin niyo para hindi kayo malito. Ang una ay P. Sa number 2 ba, merong kanakitang parenthesis, meron po yung 4 minus 2. So, ibig sabihin, lahat ng nasa unahan na wala sa loob ng parenthesis ay ibababa ko lang or kukopyahin ko lang muna sa pagsusolve ko. So, 36, actually children, ang mathematics madali lang, kailangan lang matyaga ka. 36 divided by 2 plus 4. Okay. Kung mapapansin mo, pagkatapos ng unang 4 ay wala kang makikitang operations. Ibig sabihin, ang magiging sagot natin sa 4 minus 2 ay itatimes natin sa 4. Ano? So, 4 minus 2 is equals to 2. Okay. Next. Meron pa rin nasa parenthesis, kaya huwag ka muna titigil. Yung parenthesis pa rin. So, 36 divided by 2 plus 4 times 2 is equals to 8. Okay.
Next, wala ng parenthesis. May iba. Mayroon bang nakikitang exponent? Wala po. So, ang kasunod na hahanapin mo ay multiplication at division. So, dito sa ating solution, ang natitira nilang operation at division at addition. So, ibig sabihin, syempre, ang uunahin natin gawin ay division. Kasi mas mataas ang, or mas nauna ang level ng multiplication at division bago addition at subtraction. So, 36 divided by 2 is equals to 18. Saka pa lang plus 8. So, 18 plus 8 is equals to 26. So, ito ang ating sagot sa number 2. Mukha lang siyang mahirap sa unak, pero kapag chinagamong unawain yung PEMDAS ay madali lang naman siyang sagutin. Okay, next. Example number 3. 6 divided by 2 plus 1 times 4 to the power of 5. Okay, yung number 3 children, tingnan natin, wala kang makikitang parenthesis. Pero may makikita kang exponent. So, ibig sabihin, dahil walang parenthesis, ang kasunod ng gagawin mo, ang uunahin mo ay i-evaluate or kunin ang value nung may exponent. At yun ay ang 4 to the power of 5. So, ang gagawin mo doon sa mga nasa unahan niya o yung mga wala namang exponent, kukopyahin mo lang. So, 6 divided by 2 plus 1 times. Okay. Lalagay mo pa rin yung times kasi hindi pa naman natin nagagamit yan. Mag-evaluate pa lang tayo ng 4 to the power of 5. Okay, so yung 4 to the power of 5, ano ba ang value niyan? Diba ka sa expanded form ay magiging 4 times 4 times 4 times 4 times 4. Limang 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ita times or imumultiply mo yan. So, multiply natin. 4 times 4 is equal to 16 times 4. 4 times 6, 24. Carry 2. 4 times 1 ay 4 plus 2, 6. Times 4 uli, kasi 5 ang kailangan. 4 times 4, 16. Carry 1. 4 times 6, 24 plus 1, 25. Times 4 uli. 4 times 6, 24. Carry 2. 4 times 5, 20, plus 2, 22, carry 2. 4 times 2 ay 8, plus 2, 10. Nakailang 4 na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. O tama na, kasi ang sabi, 4 to the power of 5 lang. So, 1, 2, 3, 4, 5. 4 to the power of 5, ang value niya pala ay 1,024. So, yun ang ipapalit ko doon sa exponential notation na 4 to the power of 5. Ang ilalagay ko ay 1,025. Okay. Ngayon, wala nang may parenthesis, wala nang may exponent. Pupunta na tayo sa M at D, multiplication at division. Sa ating sasagutang expression, mas naunang nakasulat ang division. So, magdi-divide muna tayo. So, ito muna. So, 6 divided by 2 is 3. Ang kasunod na operation ay addition. Hindi pwede nating gawin pa yan kasi meron pa ditong multiplication. So, magta-times muna tayo. So, 1 times 1,025 is equals to 1,025. Saka pa lang tayo mag-a-addition. So, 1,025 plus 3 is equal to 1,028. So, ito ang sagot natin sa example number 3. Okay, let's have example number 4. Sa number 4, kung mapapansin ninyo, meron tayong dalawang parenthesis. So, ibig sabihin, sasagutan muna natin yung dalawang nasa loob ng parenthesis. Ano? At huwag mong kalilimutan, sa gitna ng dalawang parenthesis, ang operation ay addition. Ito yon, addition. So, itong dalawang parenthesis na ito, magkahiwalay nating isosolve. Ano? So, unahin natin yung unang nakasulat na 7 times 9. So, 7 times 9 is equal to, ilan yon? 7 times 9? 63. So, isulat natin. 63. Plus. Okay.
sa loob ng parenthesis na ito, mayroong exponential form na or exponential notation na 4 to the power of 3. Saka pa lang i-divide sa 4. Ibig sabihin, sa pangalawang parenthesis, kukunin muna natin yung value ng 4 to the power of 3 bago natin i-divide dito sa 4. Ano? So, ano ba ang ibig sabihin ng 4 to the power of 3? So, 4 to the power of 3 is equal to 4 times 4 times 4. Tatlong 4 daw. So, 4 times 4 is equal to 16. Isulat natin dito, 16 times 4, 4 times 6 is equals to 24, carry 2, 4 times 1 ay 4, plus 2, 6. Ibig sabihin, 16 times 4 is equal to 64. Kaya, papalitan ko na itong 4 to the power of 3 nung kanyang value, which is 64, divided by 4. Kung mapapansin mo, hindi ko pa tinatanggal yung grouping symbol na parenthesis kasi may isosolve pa ako, hindi pa tayo tapos mag-solve. So, nakalagay dito yung 63. Okay, sulat ulit natin. 63 plus, okay. So, 64, i-divide naman natin sa 4. 64 divided by 4. 6 divided by 4 ay 1. 1 times 4 is 4. 6 minus 4 ay 2. Bring down 4. Doon yan galing. Ilang 4 mayroon sa 24? 6. 6 times 4, 24. Okay, i-check natin. 16 times 4, dapat ang sagot ay itong 64. 4 times 6, 24. Carry 2. 4 times 1, 4 plus 2, 6. So, tama, 16 ang sagot. So, itong nasa parenthesis na ito na 64 divided by 4, papaltan ko na ng 16. At hindi ko na rin ilalagay yung parenthesis na symbol kasi nakuha na natin ang sagot sa kanila. Ano? So, ngayon, ipa-plus na natin or i-add na natin yung 63 at saka 16. So, 63 plus 16. 6 plus 3 ay 9, 6 plus 1, 7. Ibig sabihin, ang sagot sa example number 4 ay 79. Mukhang mahirap kapag titingnan mo yung expression, pero kapag inutay-utay mong i-evaluate, napakadali lang naman niyang i-solve. Ano? So, puntahan natin at gawin na natin ang example number 5. So, sa example number 5, merong ganito sa inyong learning task. Ang nakalagay ay 3 times, tapos may parenthesis. Ang nasa loob ng parenthesis ay 4 plus. Sa labas ng parenthesis, may exponent na 2, saka pa lang minus 8. So, paano isosolve yan? Ganito lang kadali, children. Okay, makinig ka mabuti dahil meron yan sa inyong learning task. Wait lang ha, mag-erase lang ako. Okay. Kapag ang exponent ay nasa labas ng parenthesis, ibig sabihin, bago mo gamitin yung exponent, kailangan isolve mo muna yung nasa loob ng parenthesis. At itong nasa labas na ito, na nasa unahan niya, ay kukopyahin muna natin kasi hindi pa naman natin siya pwedeng gamitin. Remember, sa acronym na PEMDAS, mauna ang P, saka pa lang ang E. So, gawin natin yung nasa parenthesis. So, 4 plus 8 is equal to 12. Tapos, ilagay mo yung exponent na 2 minus 8. Okay. So, nagawa mo na yung P, yung parenthesis. So, ano na ang kasunod na gagawin mo? I-evaluate mo na yung 12 to the power of 2. Pwede na nga natin hindi dito ilagay ang parenthesis kasi may sign naman na multiplication. Ang ibig sabihin kasi ng parenthesis sa math, multiplication din. So, pareho naman na sila. Ano? So, ganun pa man, evaluate natin yung 12 to the power of 2. Kung nanood kayo sa aking video for week 5, ang ibig sabihin ng 12 to the power of 2 ay dalawang 12. 2 kasi ang power, ibig sabihin dalawang 12. Doon ko ito diniscuss sa ating video for week 5. So, 12 times 12, ano ang kanyang value? 12 times 12. 2 times 2, 4. 2 times 1 ay 2. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. Bring down 4, i-add natin. 2 plus 2 ay 4. And then 1. So, ang value pala ng 12 to the power of 2 ay 144. Ibig sabihin, papaltan ko na yung 12 to the power of 2 ng sagot na 144.
At isusunod ko, kukopyahin ko yung minus 8. Okay. Tapos na ako sa P, tapos na ako sa E. Ang kasunod na ay M at D. Pero wala kang makikitang D. Ano, walang division. Pero may times. Alin ang itatimes mo? Yung 3 times 144. At ang kahulihang operation ay subtraction. Talaga namang ang additional subtraction ay laging panghuli. Kahulihan sila laging ginagawa. So, i-multiply natin 144 times 3. So, 3 times 4 ay 12, carry 1. 3 times 4, 12 plus 1, 13, carry 1. 3 times 1 ay 3 plus 1, 4. So, meron kang 432. Saka mo palang gagamitin yung minus 8. So, minus 8. Tandaan, children, ang addition at subtraction, laging kahulihang sinosolve. Ano? So, minus 8 dito. So, itong 2 ay magiging 12 dahil hindi siya pwedeng bawasan ng 8. Mangungutang tayo sa 3. Dahil inutangan naman natin ng 3, magiging na lang siyang 2. So, 12 minus 8 is 4. Wala ka namang ibabawa sa 2, kaya ibaba mo na lang siya. Ganun din ang 4. So, ang sagot natin ay 424. So, ito ang sagot sa example number 5. Last example. Bago tayo pumunta sa inyong sasagutang learning task. So, sa learning task ninyo, meron din ganito na may negative sign. Again, kung nanood ka ng lesson natin sa week 5, itinuro ko dun kung paano ini-interpret ang isang exponential notation na may negative sign. So, dito, wait lang nga, sulat natin, PEMDAS. Para may guide kayo, may titingnan kayo, okay? Dito sa ating sasagutang expression, mayroong parenthesis at yung number na nasa loob ng parenthesis ay kailangan nating e-evaluate dahil meron siyang exponent sa labas. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung negative 7 daw ay e-evaluate natin kasi nga may exponent siyang 2. So, yung negative 7 to the power of 2 ay magiging negative 7 times negative 7. Sabi ko sa inyo sa ating lesson sa week 5, negative times negative equals positive. Kapag magkapareho ang sign ng minumultiply mo, ang magiging sagot ay positive. Ano? Ulitin ko, kapag magkatulad ang sign ng mga numbers na minumultiply mo, magiging positive siya. Okay, so multiply natin. 7 or negative 7 times negative 7 equals positive 49. Or, pwedeng wala ng positive sign, 49 lang. Kasi kapag wala kang sinulat na positive sign, ibig sabihin, automatic siya ay positive. So, papaltan ko yung negative 7 to the power of 2 ng 49. So, 49 minus, ibaba natin ito, minus 9 plus 60. Okay, ang natitira na lang ay subtraction at addition. Sabi natin, ang addition at subtraction ay para ding multiplication at division, magka-level silang dalawa. So, kung ang mauna ay subtraction, siya ang una mong isosolve kasi silang dalawa na lang ang natitira. So, 49 minus 9 is equals to 40 plus 60. Saka ka palang mag-a-add kasi nasa huli ng ating sinasagutan ang addition. So, 40 plus 60 is equal to 100. Ito ang sagot natin sa example number 6. Kung nakinig kang mabuti ng mga halimbawa natin ng 1 to 6, ay masasagutan mo ng napakadali ang ating learning task. Okay, so, isa-isahin natin ang learning task na nasa inyong module. So, learning task 1, evaluate the following expressions using GEMDAS or PEMDAS rule. So, dito naman children, wala namang ibang grouping symbol kundi parenthesis. So, ibig sabihin, puro PEMDAS lang ito kasi puro parenthesis lang naman ito. Actually, wala naman halos pinagkaiba nga ang GEMDAS at PEMDAS. Ano? So, sasagutan ito sa aking mga estudyante. Tingnan sa inyong weekly home learning plan kung alin lang dito ang aking pinasasagutan. Kasi hindi ko lahat pinasasagutan. Kawawa naman kayo masyadong madami. Ano? Okay, next, learning task 2. Sa learning task 2, modify true or false, write true
If the statement is correct, supply the correct answer if the statement is false. So, ibig sabihin, children, itong learning task 2, isosolve mo pa rin. Kapag sinolve mo at nagamit mo or ginamit mo, actually gagamitin mo talaga, kapag ginamit mo ang rule of PEMDAS, tapos ang nakuha mong sagot ay kung ano ang nakalagay na sagot dito sa pagkatapos ng mga equal sign, ibig sabihin, kung ito ang nakuha mong sagot, ang isusulat mo ay true. Pero, kung kunwari lang ito sinulat kong true ha, baka gayahin nyo. Pero kung after mong mag-solve at sinunod mo ng maayos ang rule of PEMDAS, tapos mali, iba ang nakuha mong sagot, ibig sabihin ito ay false. Ano? Kapag mali ang sagot o iba ang nakasulat na sagot sa inyong module, kumpara sa nakuha mong sagot, nung mag-solve ka, ibig sabihin yan ay false. Ulitin ko, kapag katulad ng naging sagot mo, after mo mag-solve, true ang isusulat mo. Kapag iba ang nakasulat dito sa nakuha mong sagot, false ang isasagot mo. Ibig sabihin, mag-solve ka pa rin. Again, tingnan sa inyong weekly home learning plan kung ilan lang ang pinasasagutan ng inyong teacher o kung lahat ba ay pinasasagutan. Next is learning task 3. So, sa learning task 3, choose the letter of the correct answer. Write your answer in your notebook. O, so dito, sa number 1, mag-a-analyze ka lang naman. Order in which steps must be done to simplify an expression. Wala dapat S, an expression. This follows rules of each set of operation. Alin daw ang tamang sagot dyan? Ano, mamimili ka lang ng letter. Next, actually sa number 1, pwede naman ang dalawang sagot dyan. Kasi dalawa naman dyan ang nagpapakita ng steps to simplify an expression. So, yung dalawang yun, diniscuss natin dito sa video na ito. Sa number 2 hanggang number 5 ay isosolve mo. And then, hanapin mo yung makukuha mong sagot sa ating choices. At saka isulat sa iyong notebook. Depende pala kung ano ang instruction ng inyong teacher. Kapag sinabi ng teacher mo na answer only, ay the answer only, ano, mas masaya. Okay, salamat naman. Tapos na tayo sa ating lesson 4, week 6. So, maraming salamat sa inyong lahat na nanonood nitong aking video at sana ay natulungan ko kayo para masagutan ang inyong lesson at ang inyong learning task, I mean. So, mag-ingat kayong lahat at see you in my next video lesson. Siya nga pala, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Bye! Thank you!